Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, unang araw ng ating Misa Aguinaldo, Misa de Gallo, ay binibigyang diin ang katauhan ni Juan Bautista na inihambing sa isang maningas na ilaw. Subalit, paalaala na ang isisilang na Mesiyas ay higit pa sa liwanag na kaloob ni Juan sa daigdig. At isang katotohanan na malinaw kay Juan sa pasimula pa na siya ay tagapaghanda lamang at nakikibahagi lamang sa liwanag ng tunay na liwanag. At ito nawa ang gumabay sa atin sa ilang insights sa ating buhay. Una, hindi kailanman naglalaban ang dalawang liwanag. Halimbawa, sa mga nagmamaneho ng sasakyan, kapag madilim na ang paligid at lansangan, mahalagang isaalang-alang na yung visibility sa daan. Ang headlight ay sasakyan na ay may tinatawag na high beam at low beam. Ang low beam ay karaniwang gamit, sapat na upang makita ang daan. Samantalang ang high beam ay mas malayo ang abot ng liwanag. Pero nakasisilaw nga lamang sa mata ng mga tsuper ng kasalubong na sasakyan. Kailangan ng konsiderasyon upang parehong makakita sa daan ang mga naglalakbay kahit pa nga magkasalungat ng binabagtas na direksyon. Sa ating unang pagbasa, binabanggit sa atin ni Propeta Isaias na hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Sapagkat kung ang bayan ay sumusunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi makikitang pagsalukat ang anumang kilos na kanyang gagawin. Mananatiling iisa ang pinagmumulan, dahilan, at patutunguhan ng bawat pagkilos. Parang sa liwanag, hindi kailanman maglalaban ng liwanag ng dalawang ilaw, kundi sumusuporta lamang upang mapatingkad ang pagpartikular na iniilawan. Ikalawang insight, ang malaking liwanag ay minsan maliit na ningas lamang. Mahirap magsimula ng anumang mabuti at dakilang hangarin. Ngunit, kung sisimulan sa pananalangin at pagagabay sa Panginoon, hindi natin mamamalayan na ang hinahangad ay isa na palang kaganapan, katotohanan. Hindi madali ang
ginampan ang papel ni Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng Mesiyas, ng Panginoon. Ngunit buong pananalig na ginampanan niya ito, taglay ang ningas ng pagnanais na mapaglingkuran ang Panginoong Diyos. Hindi madali. Subalit, isinuko ang lahat sa Panginoong Diyos, isinurender ang lahat, at hinayaang ang Diyos ang kumilos, ang gumalaw. Ikatlo na insight, lumalakas ang ningas kung ang lahat ay nakikibahagi sa pagpapaningas nito. Hindi ba't tumatagal ang apoy kung maraming kahoy na nagsisilbing gatong nito? Bagamat nagkaroon ng pangit na kahulugan ng salitang gatong, na wari ay masamang buyo ng isang tao sa kanyang kapwa. Maiintindihan na ito ay paraan upang isalarawan ng pampalakas ng damdamin. Sa ating tinanggap na alab mula sa ating Panginoon, lahat ay may pagkakataon upang makibahagi dito, makisalo at makapagpaningas din. Sino man sa atin na hindi dapat mag-atubili na makapagbigay ng ambag at sa mga namumuno, maging bukas din nawa sa pagtanggap ng ambag mula sa iba, sa ibang kasapi, dahil ba sa pangambang siya ay masasapawan, sa pangambang siya ay matatalbugan, sa pangambang siya ay matatabunan kaya, o maisasantabi kaya. Tayo, mga kapatid ko, ay inaanyayahan na malugod nating tanggapin ang ningas mula sa iba. Sabagat hindi sila kakumpetensya o kalaban, bagkos sila'y kaisa sa iisang hangarin. Maganda ang pinakitang halimbawa ni Juan Bautista. Ito ang ating tularan at magaganap ang kalooban ng Diyos. Amen.